Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, mga kalorista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com and may pag-usapan tayo. Ito yung tungkol dun sa isang retired police na nagbanta sa biker at ngayon binabantaan na rin o tinatakot na rin ng mga vloggers. Tapos bigyan natin ng reaction itong hindi masayang mukha ni Sarah dahil ba umiiwas siya kaya Liza Araneta. At sa ating live survey, ang katanungan po natin ay ito yung tungkol dun sa topic natin about dun sa retired police. Sa tingin mo, paparusahan ng BBM admin yung retired police na kumasa ng baril sa biker? 81% ng ating viewers nagsasabi na hindi. Okay, ano ibig sabihin nito? Pakitype mga kalois dyan sa chat box kung bakit yun yung binoto nyo. Okay? Or yung pinili nyo na sagot. Ayan, shoutout kay Sarah Vena and kay Liz na parating nandito. And shoutout din kay Gracia Digal and kay Ram. Ayun, sorry, medyo late tayo. Kasi nga wala tayong pasok mamaya. So yun, pwede tayong magdamagang mag-usap dito mga kalois. Shoutout din kay D. Zondraff. Thank you for the support. And sabi niya, may nag-comment dito kanina eh. Yan, sabi ni Gracia Digal, hello Kaloy Roy, sorry mali ang pagpili ko. Napunta ang pindot ko sa oo. Yan, it's okay mga Kaloy. Sa importante, nakapag-join sa ating live survey. So bakit importante ito mga Kaloy? Itong topic na to, lalo na to mga Kaloy. Bakit napaka-importante ito? Kasi nga, gusto nating baguhin yung kulturang ganito. Okay, mamaya explain ko mga kalois. Shoutout para kay Army Roldan. Thank you for joining us and Romantic Moon. Ayan, medyo yung iba siguro busy kasi Monday dyan mga kalois, di ba? So, ano bang unahin natin ito? Ayan, unahin muna natin yung kay Sarah mga kalois. Okay, so wait lang ha, pakita ko sa inyo. So, kamakailan mga kalois ay nagsama-sama itong sino to? Ito yung si Governor Gwen ng Cebu. At ang kanyang anak kasi ay secretary ng DTI. Alam mo yung scandal mga kalois, di ba? Yung peke ng mga pictures na love the Philippines. Yun wala, love the Philippines. Tapos hindi man lang naparusahan, hindi man lang naligwak. Di ba? Na yung scandal na yun ay talagang nasisira yung ating bansa dahil nga isipin ng ibang lahi na ano ba yan na Department of Tourism nambubudol, di ba? Akala natin na presidente ay budol, pati pala yung na-appoint budol din. Tapos to the rescue naman itong si Gwen. Okay, wait lang ating i-zoom in para makita niyo yung mga mukha nila mga kalois. Ayan, di ba? Ito yung si Don't Mess With Us or Me ba yan, di ba? So, ang kakapal ng mukha nito, pakaulaw lang sa mga Bisaya. Kaya siguro, di ba, pinanindigan nila yung sa Bisaya community na stereotype na pag pumunta ka sa Cebu ay talagang matatakot ka kasi maraming mambubudol. Eh, kahit tanungin mo yung taga Bohol, taga Dumaguete, basta yung mga Bisaya na region mga kalois. Okay? Tanungin nyo kung anong impression nila, unang impression or stereotype pagpupunta ka ng Cebu. Okay? So, ayun, pinatunayan din ng governor nila. Talagang nambubudol din. Wala talagang malasakit at ang kakapal ng mukha. Sila pa yung nagkamali, sila pa yung nananakot, di ba? And kung makikita mo dito mga kalois, bakit si Sarah lang yung hindi nakangiti? Napilitan ba siya sa kay Mrs. President na dapat nandoon siya? Di ba? Maraming nagtatanong, bakit wala dito si Budol-Budol? Kasi nanonood ng basketball. Ganun ba? And, yun na nga, patuloy pa rin itong secretary sa DTI kahit, yun na, may palpak na. So, kayo na po ang humusga, taong bayan. Kung gusto nyo mananatili itong ganitong klase ng mga budol, okay? Itong mag-ina na budol kasama si, sino ba yan kasama? Si Mrs. President. Right? Kung hanggang 2028 ba ito? Nasa sa inyo na rin yun, di ba?
Kung gusto nyong talagang mabudol pa yung mga ibang turista or makamkam nitong si nakalimutan ko tuloy yung pangalan nitong Department of Secretary o yung Secretary ng Department ng DTI, right? So si Frasco, okay, si Frasco pala to. Yan. So bakit kaya ganyan ang mukha ni Sarah? Matandaan niyo mga kalois, few days ago, di ba, diniscuss natin na may isang grupo sa Congress na nagtangkang ligwakin si Sarah bilang VP. Okay? Gusto nilang i-impeach kasi daw yung 125 ay ginamit ni Sarah without the approval. Right? Alam naman natin na sa Congress, sino naghahari-harian? Di si Tambaloslos, di ba? And alam naman natin na kaya ni Tambaloslos nga na ikudita si Gloria Macapagal Arroyo, how much more dito kay Sarah? At sinabi ni Sarah, Tambaloslos, diba? Alam natin kung sino sinasabi ni Sarah. Walang iba kundi si Martin Romualdez. At nagbingo tayo mga kalos, diba? Sabi ko sa inyo na si Sarah talaga yung threat sa presidency, okay, ni Bongbong Marcos, kasi siya yung vice. Kung may mangyari kay Bongbong Marcos, ay si Sarah talaga yung maging presidente. Tapos sa 2028 naman, itong si Tambaloslos, may ambisyon daw na tumakbo, eh si Sarah ulit ang threat. Kaya sabi ko sa inyo, gagawa sila ng paraan na siraan si Sarah tulad ng nung nangyari kay VP Binay, di ba? Kasi matunog yung pangalan niya. So, it's up to Sarah din, okay? Kung magpapalamo na lang siya sa sistema na kahit alam niya na nabubudol na yung bayan, eh dahil siguro gusto niya i-protect yung kanyang sarili at ang pamilya niya, eh napag-iwanan niya yung taong bayan. Kaya ang tanong ko sa inyo, sino pa ang magtatanggol sa taong bayan kung itong mga politiko ay nagkaisa? Okay? Na ano, baliwalain ang interes ng taong bayan. Right? Sabi ni Jim, dapat po parusahan ang dating pulis dahil violation ng RA 10591, no one is above the law. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo, mapaparusahan ba ng Budol Administration yung retired police? Diba? Pakisagot na lang mga kalos. Sabi ni Liz, yes, napalitan na Jude na siya kung galunggot, ah? Galungot-lungot tapod sa VP Inday Sarah kay Liza Smugs. Actually mga kalos, kung titingnan mo yung iba pang post nitong Department of Tourism, di ba? Ayan. So, ano tong inano nila? Ito yung tourist guest area. Oh, tourist rest area. So, hindi ko alam mga kalos. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito na ito ba ang dapat uunahin? Ito ba dapat ang priority? Alam mo mga kalos, di ba? Pag may ganito na project, for sure talaga magbibingo tayo na makikita dyan yung contractor. Right? Ano ba yung ano dito? Ano ba yung maitulong dito sa tourism mga kalois? Eh di ba mga kalois, kung ikaw po ay traveler, okay? Ano bang unahin? Okay naman to, pero ano ba priority ba talaga to na project? So kung ikaw po ay traveler, ano yung unang anuhin mo? Iisipin mo na dapat maibigay na service ng isang bansa sa mga turista. Eh, di ba yung safety? Yun yung pinakauna eh. Yung safety. So, sa airport pa lang, paglapag, hindi ba sila madudukutan, mananakawan? Di ba? Pangalawa, eh yung hindi mabudol yung mga turista. Like, for example, pumupunta ba sa silang lugar, hindi ba abubudulin ng mga nandoon? Like, overpricing, di ba? Maraming cases kasi na ganun, mga kalos eh. Pag alam nilang turista, eh talagang i-overprice nila. Right? So, kung ikaw ang turista, masaya ka ba na mabudol ka? Yun yung experience mo sa Philippines. Right? Eh, pupunta na lang tayo sa ibang bansa, like Thailand. Diba? Na kung nakapunta ka ng Thailand, talagang ma-impress ka talaga sa kanilang tourism. Kahit mas maganda pa yung mga beaches natin kaysa sa kanila. Pero the way na trinit nila itong mga turista, ay talagang babalik ka. Right? Sa mga nakapunta ng Thailand, I know that na agree kayo sa akin. Sabi ni Rami, wala talaga silang ginawa sa presyo ng bigas
Actually, mga kalos, yung mga budol vloggers, talagang sinisisi pa yung mga nagreklamo. Yung mga hindi na kayang bumili ng bigas, yun pang sinisisi na puro kay reklamo. Diba, ganun na sila, walang puso at nagpapalusot talaga, mga kalos. Sabi ni Army Roldan, security. Yes, security talaga ang uunahin sa mga turista. Gayon ang nangyayari yung sa isang yung New Zealand citizen, di ba, na binaril sa Makati. Right? Kumusta na yung kaso na yun? May naano ba talaga? Nahuli? O ano lang, panakip butas lang? Sabi ni Travel Agent Channel, pahirapan na ngayon maski passport pa lang. See? Kung nagsasuffer kayo na isang taon pa lang si Budol-Budol man, so may 5 taon pa siya. Kakayanin pa ba? It would be a domino effect, mga kalois, kung yung iba ay talagang kakapit na sa patalim, yung iba ay lantaran na lang mang-hold up kasi gutom na. Right? Domino effect yan eh. Kailangan din kasi nilang kumain. Kaya if no choice na talaga sila, na mahirapan sila maghanap ng work or what, gagawin talaga nila yon na mang-hold up na lang, di ba? Tapos kung papalag ka, baka mabaril ka. Right? So, ano pa yung mga pictures nila dito, mga kalois? Hindi ko masyadong naano to. Bakit kailangan ng tourist rest area? Diba? Anong gagawin ng mga turista dito? Right? Ayan, si Mrs. President. Diba? Lagot ka. Okay? Cristina Frasco. Hindi mo na-edit ito at pinost mo. Diba? Malilito tuloy yung taong bayan. Ano ba talagang itsura ngayon ni Mrs. President? Kasi nagpabago-bago, di ba? Magiging bata ulit. Isa na ba siyang kasama sa X-Men? Di ba? Yung nag-change-change ng itsura, di ba? So, may talent pala itong si Mrs. President, di ba? So, ayan yung ano, talagang bida talaga si Mrs. President. Right? So, alam mo dito kung sino talaga ang boss. Diba? Kung sino talaga yung i-please ng mga cabinet members, 'di ba? Hindi si Budol-Budol man, kundi ito si Mrs. President. Right? Ayan, nakakinti na si Sara, 'di ba? Ayan, sino pa yung mga guests nila, mga kalois, right? Ayan na si Mrs. President. Lagot ka, Frasco, hindi mo inedit, 'di ba? So dito pa ng mga kalois, malalaman mo talaga kung ano yung, kung sino talaga yung most powerful sa Pilipinas. Di ba? Masyadong halata naman talaga. Kailangan pa ba natin na uulitin yan? Right? So, ayan mga kalois. Bakit nga malungkot ito si Sara? Hindi kaya ito yung unang impression ni Sara dahil nga alam niya na may impeachment. Okay, may balak na impeach siya pero walang ginagawa itong most powerful na tao, 'di ba? Bakit hayaan niya na ganun? Right? Samantalang si Budol-Budol man ay talagang ka-impeach-impeach naman, betrayal of public trust, bakit itong makabayan black na dilawan ay si Sara ang pinupuntiri at hindi si Bongbong Marcos na isang Marcos, 'di ba? The fact na naging dilawan sila is because anti-Ferdinand E. Marcos sila. Right? So it doesn't make sense. Ngayon na ganyan yung pag-iisip ng mga dilawan. Ibig sabihin nun ay sumapi itong si Budol-Budol man sa mga dilawan. Sinong kawawa? Yung mga Marcos Loyalists at mga DDS. Sabi ni Liz, gimingaw na jud mi ni Tatay Digong. Yan, sabi niya, namimiss na daw niya si Digong. Kasi nga, naranasan niyo yung time ni Duterte at saka ngayon. Ano yung mas maganda? Yung time ni Duterte? Or ngayon kay Budol-Budol man. So, i-compare mo yung first year nila. Anong nangyari? Marami nga nagsasabi na kahit yung pandemic, hindi naman ganun kaano yung bigas, di ba? Ngayon na wala na, okay? Or konti na lang, ay nahihirapan na yung taong ba bumili ng bigas. Sabi ni Hotboy, ang tama na BBM baka na black eye, kaya di lumabas dyan. Actually, yung ano daw eh, sa lamay nung namatay na sekretary niya, okay, si Ople, ay may picture na lumabas. Hindi ko alam kung edited, kailangan ko pa i-verify na namaga yung mata ni BBM. Right? Hindi kaya na jombang ito dahil sa paggalasing, mga kalois. Sabi ni Jensen, mukhang
nagigising na si VP Sara. Well, buti naman. Actually, kung hindi action si Sara, ibig sabihin nun ay pwede siyang nalamo na ng sistema or may threat din sa kanya or hindi niya talaga alam kung sinong kakampi niya or naghahanda lang siya ng right time. Pero the fact na may kilala ako na kilala niya na nagsabi na hindi daw niya alam kung sinong kakampi niya. So nangangapa pa tong si Sara. Pero ngayon, malinaw na sa kanya dahil nga may impeachment. At alam naman natin na ang pork barrel ng Makabayan Black ang hawak ay Office of the President. So, alam na this, di ba? Hindi naman mag-a-action yang yung Makabayan kung walang nagsusulsol, mga kalois. Yan, shoutout kay Josefina Sales. Thank you for joining. And Mama Bear. Sabi ni Mama Bear, katabi ni VP Sara ang korap. Kaya hindi siya masaya. Anyway, ang point ko lang dito mga kalois ay tama ba itong ginagawa ng DTI? The fact na hindi siya nag-resign after nun sa kapalpakan, tama bang ginamit ang pera dito? Ito ba talaga ay priority or dahil may gustong kumita? At magkano ito? Ayan. Tanungin natin, magkano yung budget dito? Ano yung detalye dito sa project na to? Kasi for sure mga kalois, pag ayaw nilang ibigay yun, magbibingo tayo na overpriced ito. Okay? Kasi that's the only way na kumita itong mga corrupt na politiko. I-overprice nila. At malalaman naman natin talaga kung worth ba talaga na ganun. Right? And yung culture na overpricing mga kalois ay it's already corrupt practice. Right? So kailangan natin na baguhin iyan. Pero kung tatahimik lang kayo dyan, hindi kayo imik, itong culture na to ay maranasan din, okay, ng anak ng kaapapuhan nyo. So, sabi ni Gandhi, Roy, sinabi na ako sa'yo, bakit tahimik siya? Yun na, ang na-verify. Marami kasing mga nagbe-message sa akin about sa mga issues, mga kalois. Mahirap, nahihirapan nga akong basahin lahat sa sobrang dami. Sabi ni Malika Malk, sa amin nga, Tacloban, walang pake mga Romualdez, sa mga mahirap, nag-Yolanda, hindi na ibigay sa mga victims. Ang nangyayari ngayon mga kalois, na nailuklok isang Marcos, tapos naging powerful ang isang Romualdez, at yun na nga, may isang Araneta na asawa, na akala natin ay hindi mangingialam, yun pala nangingialam. Ibig sabihin nun, tinadhana for us to realize na itong mga tao na to ay hindi dapat pakitiwalaan. Okay, at hindi dapat maglingkod sa bayan. Sabi ni Jensen, campaign against drugs dapat ang ituloy for security and safety of travelers. Most of all, para sa taong bayan. I agree with you. Okay, pero syempre, hindi naman nila priority yun. Wala naman silang pakialam sa taong bayan. Ang mga politiko ngayon, ang iniisip nila, ang susunod na eleksyon. So, sinong kawawa dito? Ay, ang taong bayan pa rin. Right? So, bago tayo pupunta doon, mga kalois, sa next topic natin, itong retired police na nagbanta sa biker na ngayon ay tinatakot na ang mga vloggers. Okay? Bakit kaya niya tinatakot itong mga vloggers? At anong nangyari dito sa biker na ito? Bakit ayaw niyang magkaso, mga kalois? Kung ikaw ba itong biker na ito, kakasuhan mo ba talaga itong si mamang ito? Mga kalois. Panoorin nyo muna mga kalois bago tayo mag-tutray. Mamaya panoorin nyo yung previous live discussion natin. Ito yung tungkol sa pag-privatize ng NAIA. Ito kaya ay makakabuti sa mga travelers o nakakabuti sa mga negosyante. Okay, so panoorin nyo mga kalois at doon din diniscuss natin kung naging malas ba ang Gilas Pilipinas dahil sa pagpapakita ni Budul-Budul Man. Okay, so please do watch mga kalois. And sa mga OFWs, okay, malapit na po mag-end yung promo, okay, yung raffle nila ng Sendwave kung saan pwede kayong isa sa 20 na mananalo ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So, diba? So, ang gagawin nyo lang ay magpadala kayo ng at least 300 US dollars sa mahal nyo sa buhay sa Pilipinas. So, mga 15,000 or 16,000. And, yun na nga, pwede na kayong isa sa manalo.
And sa mga baguhan sa Sendwave, maganda po tong app na to kasi libre po magpadala. Kahit araw-arawin nyo, di ba? Malaking tipid. At gamitin nyo lang yung promo code na Bagong Lipunan kung una kayong nakapagamit ito or di ba, baguhan pa kayo sa Sendwave para matanggap nyo yung $10 free credit sa first na padala nyo. And maraming salamat sa masisipag natin ng mga OFWs. So, balik na tayo dito mga kaloy sa yung sa police. Okay? Ito yun mga kaloy. Itong police na to ay dahil nga nag-viral, although matagal na, August 8 pa nangyayari yung panunutok or pagkasa ng baril, ay may isang lawyer, si Raymond Fortune, okay, iwan ko kung kilala nyo siya mga kaloy, gusto niyang tulungan itong biker na to. Okay? Itong, ito, gusto niyang tulungan to. Kaya lang, kung mababasa mo itong post ni Raymond, eh, itong biker na to ay takot na takot. Okay? Sinabi niya, okay, dito, okay, na pinagbayad pa siya ng 500. At yung ano daw, yung dent sa car nung yung police na yon, yung retired police, ay hindi daw niya ginawa. Parang ginawan lang ng dent. Okay? And naareglo na daw, eh dahil nga sa takot niya. Diba, imagine nga kakasahan ka ng ano. So, ibig sabihin nun mga kaloys, ano yung first impression mo? Kung ikaw isang biker lang, wala kang kilalang mga politicians or mga police din, eh talagang titiklop ka talaga. Right? Gusto mo nilang palampasin na lang or kalimutan yung nangyari kasi nga, natatakot ka talaga, mga kaloys. Eh, wait lang ah. Ayan. So, ito yun mga kaloys. Ayan. Okay, yung salaysay nung biker, na talagang natatakot talaga siya. So, kung ikaw itong biker, eh, itutuloy mo pa ba? O harapin mo itong retired police? Right? Anong effect nito sa ating community? Imagine ha, may isang attorney na ang gustong mag-file ng case dito mga kaloys. Ayan o, si Raymond Fortune. For free ha. Okay? So, sabi ni ano ni Attorney Fortune na mag-file siya ng complaint din. So, ito yung mga steps niya. Kahit hindi, okay, makipag cooperate yung biktima kasi nga sa takot mga kaloys. Kakasahan ka pa naman, di ba? Na nagbabike ka lang naman tapos yung kotse ay na dun sa bike lane, walang respeto. Abusado nga eh. Dito nga sa Canada mga kaloys, eh, talagang matitikitan ka talaga. And nirerespeto talaga ng mga drivers yung bike lane. Alam mong bike lane yun, dapat hindi ka dun pupunta. Pero sabi ko sa inyo, it's already a culture dyan sa Pilipinas na kung sino yung nasa power, sino yung mayayaman, eh kaya talaga nilang ismulin yung mga mahihirap. Diba? At kaya talaga nilang labagin ang batas kasi mga pera nga sila at may connection sila. Paano naman yung mahihirap na walang connection? Hanggang doon na lang ba? Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaloys, kung walang gagawin itong matitinong Pilipino para labanan itong mga pasaway ng mga Pilipino, mamamayagpag talaga yung mga pasaway. Sino mag-suffer in the end? Eh di yung community, mga kaloys. Right? Kaya nagtatanong ako mga kaloys sa ating discussion tungkol dito sa retired police. Ang katanungan ko ay, okay, pakisagot na lang mga kaloys. Sa tingin mo, mapaparusahan ng BBM admin yung retired police na kumasa ng baril sa biker? 74% ng ating viewers nagsasabi na hindi. So, isulat nyo kung bakit. And then, 26% nagsabi na oo. Sino magbibingo dito? Yung nagsabi na hindi or nagsabi na oo? Abangan natin yan mga kaloys. Ang sagot ko dito mga kaloys ay hindi. Okay? Bakit? Unang-una kasi nga, sa observation ko ay parang ano talaga, yung mga na-appoint ni Budul-Budul man ay talagang incompetent. They don't care. Right? They don't care. So kung titingnan mo dito mga kaloys, imagine na yung biker, may lawyer na gusto na susuporta sa kanya, okay, na maging lawyer para wala siyang bayaran, dapat kasuhan itong retired police na ito. Pero tingnan mo mga kaloys, ano yung sinabi ng police?
Di ba? Hindi siya takot nung in-interview siya, nung head ng QC, di ba? Yung police na head ng QC. Right? So, ang pangalan niya mga kalesis, si Willie Gonzalez. So, sabi niya dito, ang pakiusap ko lang po, sana kasi masyado na po tayong ano sa social media ngayon, sana yung mga vloggers, okay? Yung mga vloggers ang tatakol sa issue na to. Sana maging responsible sila. Alam mo mga kalesis, karamihan kasi sa mga vloggers, nagbibigay lang ng opinion base dito sa ano, ito, 'di ba? Kita niyo man yung video mga kalois, right? So dito mga kalois, ayan oh. Okay, in-interview siya mga kalois at halata talagang ano siya eh, yung parang confident na mapawalang sala siya. Kasi unang-una inisip niya na areglo na. 'Di ba? Ngayon lumabas yung video at kitang-kita naman talaga ng taong bayan na kumasa talaga siya. Ang first na tanong is, tama ba yung ginawa niya? Bakit kailangan niya gamitan ng baril? Diba? May baril bang dala itong biker? Wala naman, diba? Kitang-kita naman sa video. So, bakit kailangan niya magdala ng baril? So, ibig sabihin nun mga kalois ay unang-una, okay? Wala siyang takot sa batas. Kaya niyang lusutan. Kaya niyang bumaril ng tao na parang aso lang. Right? Ganun siya ka-confident. Kasi siguro marami siyang connection na mga pasaway din ng mga pulis na kaya siyang isalba. Yan yung ibig sabihin. Kaya ang lakas ng loob niya. Right? Kasi nga, kung alam niya na wala siyang kakapitan, hindi niya gagawin to. Pero sabi ko nga sa inyo mga kalois, mayroon yan. Okay? Mayroon niyang connection na mas malaking tao. Kaya nga dito sa ano, dito sa yan, yung press conference niya. Binigyan talaga ng press conference, mga kalois. Eh, talagang, ano pa, maangas. Gusto pa niyang budulin ang taong bayan. Nakitang-kita naman sa video, ang ginawa niya na mali talaga. Diba? Police siya, tapos gagano na lang. Pwede bang hindi nilang kausapin? Right? Yung tao, kitang-kita naman sa video, diba? Bakit kailangan niyang maglabas ng baril? What if, talagang sobrang galit talaga siya at naitira niya yon. What if yung nag-video, kasi parang ang angulo ay pwedeng tamaan yung stray bullets yung mga ibang tao, di ba? What if nabaril niya yon, di ba? Namatay yung biker. Right? Mababalik pa ba niya yung buhay pag since nakita na yung video? So, ang lakas talaga ng loob nitong pasaway na pulis na ito. Kasi malamang mga kalis, magbibingo tayo, may connection siya. Okay, sa mga malalaki. Sabi pa niya dito na maging responsible daw ang mga vloggers. Anong ibig sabihin niya? 'Di ba? Na bulag itong mga vloggers, hindi nakikita yung video. Tapos sabi pa niya dito, hindi nila alam ang punot dulo. We. Ang nagkibarilan ba tong biker? 'Di ba? Nakikipagbaliran ba kaya kailangan mo maglabas din ng ano, baril mo? Sabi niya, marami ka agad magko-comment. Eh, anong gusto niyo? Tatahimik na lang? Ba? Diba? Papalakpakan itong ginawa niyang pag ano, pang panako dun sa biker. Kasi ang biker mga kalois, tinapik lang daw niya yung ano, yung sasakyan kasi nasa bike lane. Ba? Diba? Eh, ito eh, walang disiplina to eh. Okay, walang respeto. Okay, walang respeto sa batas. Tapos, sabi pa niya dito, nakikita, nagkasa, hindi naman nila nakikita ay yung tunay na pangyayari. Eh, bakit hindi mo explain? Right? Bakit kailangan mong sabihin hindi alam? Dahil ba nag-areglo na? Eh, natakot yung ano, biker eh. Diba? Natakot kasi nga, wala, alam niya na wala talaga siyang kakayahan at alam siguro itong biker na to na hindi mapagkatiwalaan ang ating kapulisan. 'Di ba? Sa angas ba nito? 'Di ba baka nagpakilala siya na ako i-retard police. Eh dinala sa porsyento. Eh talagang 'di ba? Kung ikaw ay isang biker, mas gusto mo lang sige, magbayad nila akong 500 para wala na. Right? Sabi pa dito ng si Willie Gonzalez pala yung pangalan niya mga kaloy, isang retard police. Kay abusado.
So, alam na natin na ito talaga, siguro nung pulis pa siya, ay talagang power tripper talaga to. Ang tanong nga baka naka-drugs to, di ba? So, kailangan i-drug test din. Right? Kailangan talaga yung sa buhok. Pero ayaw ko kung may ilang buhok pa ba ang natira dito, mga Kalois, di ba? Para drug test. So, sabi niya nito, yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganitong lugar, malayo, mahirap po yun. Weh, sinungaling? Di ba? Grabe, ang kasinungalingan nitong tao, huling-huli na nga, di ba? Tapos, tinatakot pa yung nagkuha ng video. Ganito ba ang gusto niyong kultura? Di ba? Na pwedeng maging biktima rin ang anak niyo na nagsimpleng nagbabike lang. Di ba? Tapos, makasalubong itong ganitong klaseng retired police na parang aso lang ang treatment na kayang barilin. Di ba? So, sabi pa niya dito, dagdag pa niya ito, yun lang ho yung pakiusap ko sa mga vloggers. Kasi kawawa naman yung mga anak ko, mga kapamilya ko. Parang ang sama-sama kong tao. Hindi pa ba obvious? Di ba? Hindi pa ba obvious yung pinagagawa mo? Yan o. Di ba? Huling-huli ka na nga. Tapos ikaw pa yung, di ba, ang lakas ng loob mo magsinungaling. Budol ka talaga. Right? Ano sa tingin yung mga Kalois? Sabi ni Jim, the fact na naglabas siya ng baril na supposed to be concealed carry ay hindi violation na po police nagkasa. Kailangan ba talaga niyang gamitan ng baril? Yung biker, mga Kalois? Kailangan ba talaga niya? O dahil hindi niya kayang kung magsuntukan sila, hindi niya kaya, mga Kalois? Naging violente ba itong biker? Diba? The fact na hinarangan nga niya dun sa video, diba? Na gusto niyang saktan yung biker. Eh, sino yung aggressive sa kanila? Sino yung talagang magtangkang saktan? Eh, diba itong kalbo na to, mga Kalois? So, ang tanong ko sa inyo, mga Kalois, kung ikaw ang biker, kakasuhan mo ba? O hayaan mo na lang na ganito ang ating kultura, ang kultura dyan sa Pilipinas? Naaping-api talaga kung sino yung walang kapangyarihan o walang connection. 'Di ba? Na yun na nga sabi ko nga sa inyo, pwede nga niyang barilin ang anak niyo. What if yung anak niyo nga ay yung biker? So ganito yung kultura ng mga pulis, yung mga abusadong pulis, kung wala kayong gagawin na itigil ito. Okay? Para maging safe yung kaapapuhan niyo, diba, kung wala kayong gagawin, talagang maranasan yung kaapapuhan niyo. Ipag-pray na lang natin na hindi sila maging biktima ng mga abusadong retired police. Pero yun na nga, sana masampulan ito. Okay? Kung anumang kaso, kung kailangan ikulong or whatever, kung anumang pwede. Diba? Para lang hindi maparisan. Okay? Kasi kung makakalusot ito, yung mga ibang abusado na pwede, talagang ito gagawin nila. Ilang beses na ba natin na nakitang may ganito sa daan? Diba yung iba ay government employee? Diba? Ang dami na itong mga incident na ito. So, naging culture na siya na pag nasa position ka, may baril ka, ay pwede mong gawin na. Pwede mong anuhin yung batas, labagin. At alam mo na makakalusot ka, kaya ganun na lang kalakas ang loob mo. Eh, paano naman yung mahihirap, mga Kalois? Sabi ni Bega Warp, pa-victim card pa ang cops na pulis na ito. Ang kapal ng mukha, cops talaga. Sana hindi mabura ang video kasi ebidensya na yan. Sabi ni Attorney Fortune, bibigyan niya sa Senate para imbestigahan talaga ito, mga Kalois. Sabi ni Bega Warp, bro, daylight, nanutok ng baril. Ito, retired police to. Di ba nakita niyo yung pinost ko sa Facebook, mga Kalois, yung hold-upan sa Cavite? Di ba? Ganun na kalakas ang loob. Sabi ko nga, domino effect ito eh. Kung ang leader wala namang pakialam o ayaw disiplinahin yung mga nasa baba niya, talagang mamamayagpag talaga itong pasaway. Sino ang maapektuhan ito? Kayo, taong bayan. Right?
Eh, yun na nga. Gusto naman natin talaga ng may matinong leader. Kaso lang, dahil sa smart magic, eh wala tayong magawa. Okay? So, ano sa tingin nyo mga kalois? Mapaparusahan ba itong si Calvo under BBM administration? Ang sagot ko dito mga kalois, hindi. Okay, bakit? Okay, bakit hindi? Kasi nga, dito pa nga lang sa interview mga kalois, kampanting-kampante na siya. Okay? Siya pa yung gumawa ng kabulastugan. Eh, siya pa yung pabiktim. Okay? At binabaliktad talaga. Alam naman natin talagang sinungaling. Nasa, kita na nga sa video yung action niya eh. Right? Wala siyang, baka nga, sabi nga ni iba, baka daw nakadroga ito, kaya ganun yung reaction niya. Diba? Pero, malalaman natin yung mga kalos kung magbibingo tayo sa sinabi nating hindi ito maparusahan under the BBM administration. Kasi nga, takot, okay, or walang trust yung biktima sa justice system ng bansa. Walang trust yung biktima sa mga kapulisan. Diba? Paano kaya kung kayo yung naging biktima? Ganon din ba yung magiging action? Wag na lang, hayaan na lang natin kasi mahirap. Diba? Pati yung nag-video, talagang natakot na. Tapos ngayon, itong mga vloggers, takotin pag itakal itong issue na ito. Ganun ba ang gusto niyong kultura? Diba? Namamayagpag itong mga pasaway. Anyway, nasa sa inyo na rin yan mga kalois. Pagdasal lang natin na hindi maging biktima nga yung mahal nyo sa buhay, okay, ng mga pasaway, ng mga retired police o yung mga power trippers sa kalye. Anyway mga kalois, maraming salamat sa inyong time. And I hope to see you again sa susunod natin na live discussion. Pasensya na kung pabago-pago yung schedule natin kasi nga minsan ay rumarakit ako kaya hindi ako nakapag-vlog. Okay? And ang importante mga kalois ay nakatutok tayo dito sa mga pagbuboljak ng mga pasaway sa gobyerno mga kalois. And sana, okay, gisingin pa natin yung ibang mga kapwa OFWs and yung mga ibang tao, okay, na gusto talaga ng pagbabago sa ating bansa. Kaya naman natin eh. Sabi ko nga sa inyo, if there's a will, there's a way. So kailan yun? Hayaan na ba natin hanggang 2028 yung mga ganitong kultura or yung mga pangyayari? It's up to you again. Or plan B na. Okay? Sana yung matitino ng mga retired army or police. Okay, sana isipin nyo yung future din ng kapwa-puhan nyo. Kasi hindi naman manatili na may influence ang pamilya nyo. Right? What if yung kapwa-puhan nyo ay hindi maging pulis, magiging ordinary na lang na tao, for sure maging biktima rin talaga sila. So, again mga kalois, happy Monday. Monday pa ba dyan? Yes. Happy Monday dyan and I hope to see you again. And God bless everyone. Salamat.